For today's video, samahan nyo nga po kami sa aming napakaraming kaganapan. Nagluto ako ng imbutido at nanood kami ng Bahaghari Festival sa Pinamalayan. Kaya naman tara't samahan nyo kami sa aming panibagong araw. At yun na nga syempre, bago ang lahat, kita'y samahan nyo nga muna akong magluto ng aming for today's ulam. Meron nga pala akong nabili dining mahigit 1 kilong giniling na karning baboy, kaya naman kako ay magaluto ako ng imbutido ngayon. Hinuhugasan ko nga pala ang giniling para alam kong malinis talaga. At ayan, bago nga ang lahat ay ako nga na ay naglaga din muna nitong mga ilang pirasong itlog. Kalimitan nga pala din sa aming probinsya ay tuwing kasalan lamang o kaya piyestahan nagluluto ng gariling imbutido. Kaya naman kako ay ako'y parang napapaibig, ay kako'y magaluto na nga lamang ako din kahit kaunti. Kako nga ay napapaglimutan ko ng wari ang lasa ng imbutido, kaya naman kako ngayon ay muli nating sasariwain at kahit kaunti nga na ay makatikim man lamang at papagbigyan nga na ang napapaibig. Mga simpleng pansahog din lang naman na rin kakailangan natin sa pagluluto ng imbutido. Napakadali at napakasimple din lamang na rin lutuin. At eto nga at pagkatapos kong maigayak lahat ay aumpisa na rin nga natin na rin pagsamasamahin. Bali, ang uno ko nga palang nilagay diyan, itong ating 1 kilong giniling na baboy. At syempre, ang hindi pwedeng mawala ang pambansang pangsahog ng bayan, ang sibuyas at saka bawang. At pagkatapos, isinunod ko na rin nga pala kaagad itong ating niyaryar na karot. At para mas malasa, ay naglalagay rin nga pala tayo dito nitong 2 piraso ng bell pepper, ng sweet pickles at saka ng pasas. At para mas malinam na, may naglalagay din nga pala ko diyan itong liver spread at saka nitong ating niyaryar na cheese at ang 8 pirasong itlog. At kapag breadcrumbs ang usapan, syempre king shop ang gagamitin natin diyan para to the highest level ang sarap. At ayun nga, at nagdagdag na rin nga pala ko diyan mga kaunting pampalasang sangkap natin ng asin at saka paminta. At pagkatapos ay paghalo-haluin nga lamang yan natin ng maigi. At bago rin nga natin umpisang ibalot ang ating pang-imbutido, eto nga na tinango ko muna aring mga itlog na sinalang ko kanina at pinagtatalupan ko na. Bali, 8 pirasong itlog nga pala rin at ipapalaman natin na rin sa gitna ng imbutido. Kaya't ayan, pinaghati ko nga lamang sa 4 at ng mas marami-rami. At ngayon naman nga ho, ay umpisa na rin natin ang pagbabalot din sa ating inatawag na imbutido. Abay, napakasimple lamang at napakadaling gawin na rin mga mare. Abay, kayang-kaya nyo din gawin sa inyong mga bahay-bahay. Etong aluminum foil nga palang isa sa gagamitin nating pangbalot din. Ayan nga ni ho, at sa una ay nagpahir lamang ako diyan itong margarine para nga ni hindi madikit at nang maluwan buksan. At ang isa pa nga natin gagamitin din ng lalagyanan ay rin inatawag na lianera. Bali, naglagay nga lamang din ako diyan itong dahon ng saging para hindi maging madikit at pagkatapos ay nagpahir din nga pala ako diyan itong margarine. Naglagay na din ako ng itlog, ng hotdog at sa paglalagay nga ni ng giniling na templado ay tantiyometer nga lamang yung gamit ko diyan. Base na rin nga dito sa ating lalagyanan. Sa palagay-lagay ko naman sa mahigit 1 kilong pang imbutido nating aray, paniguradong tayo makakapanawa at napakarami na natin yung magagawa. Ayos na ayos at masarap din nga rin pang ulam kahit pa pang ilang arawan. Ayan nga ni, at pagkatapos nga nating maibalot lahat, ngayon naman nga ay i-steam na natin ito. Isa rin talaga ito sa mga masasarap na putahe pagdating nga dito sa amin sa Mindoro, at talaga namang kagagaling gumawa ng mga taga-Dini sa amin ng gariling imbutido. Lalo pa nga kapag may mga baysana na hindi talaga ito mawawala at kalimitang ito'y pansabit sa mga ninang at ninong. At eto na nga, at makalipas ang mga ilang oras din nating pag-i-steam dito sa ating imbutido ay luto na rin. Kaya naman hinango ko na, at ngayon naman para mas masarap ay ipiprito ko nga ito. Aray naman aring kainin kahit hindi iprito, pero para sa akin ay mas masarap kapag ganitong medyo malutong-lutong nga ni. Abaway, kung maamoy nyo lang man din sa mga oras na yan mga mare, talaga namang nangangamoy piyesta na nga din sa amin. At ayan, at pagkatapos ko ngang maprito ay naghahin na rin nga ako at sabay-sabay na rin kaming kumain. Syempre, bago tayo kumain ay huwag nating kakalimutang manalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo mga mawe. Craving satisfied, ika nga, toong naparami talaga yung kain namin di ang mag-anak. At kahit pa nga itong anak kong si Ate Kuning ay talaga namang gustong-gusto nga itong ganitong luto. At eto naman, at ginayakan ko naman nga ng pagkaing pantanghalian si tatay at naka-duty nga pala siya ngayon sa barangay. Pinaglalagyan ko na rin nga yun ng ketchup para mas masarap at mas kompleto nga ni ang kain dito sa imbutido. At ginawa ko na nga 4 itong prepare ko at kakoy baka nga meron pa siyang ibang kasama sa barangay at nang kakoy mapatikim din. At ayan nga, at pagkatapos ay dumiretso na rin nga kami dito sa may barangay hall. At ayan, at nakita nga namin kaagad itong si Kunchal ay nakaayok mo dan nga nila ang Dini. Pinagbibigyan na rin nga namin itong 2 kasamahan ni Tatay Dining naka-duty sa barangay. Ayan nga, ito ang tuwa at meron na daw silang libreng tanghalian. At ayun naman nga, at pagkawin naman namin din sa aming bahay, eksakto naman at meron nga rin dumaan magsusorbites. Ilang araw na rin nga namin aring inaantabayanan at nga ngayon din lang ang nasintahan para baga naman sa init ng panahon ay talaga namang masarap ngayon kumain ng sorbites. Tuwang-tuwa na naman nga po itong 2 batuta at napagbigyan na naman nga ang hilig at paborito nga pala nila ang ice cream. Ilang araw ko na nga silang inapagbantay ay ngaklak na nga ni kapag walang nadaan. Parang kailan lang man din ay tigli 5 piso pa ngayon gariling apa ay ngayon nga ni 10 piso na. Pero ako nga sa tuwing nabi
bumili ako ng garinding sorbetes ay gusto ko nga na yung nakapalamandini sa tinapay at paniguradong busog na busog man din kaagad. Parang kailan lang nga ni mga bata pa kami kapag gusto nga namin makatikim ng garinding sorbetes ay nakikipagpalitan nga ni kami ng bigas sa ice cream. Ay tunay ka nga ni namang walang kasing sarap lalo pa nga kapag ganito katingkad at kainit ng panahon ay talaga namang napakasarap ng sorbetes na napakalamig. At dahil piyesta nga ngayon din sa Pinamalayan ay dumayo nga kami dito para makapanood nitong kanilang Bahaghari Festival. Taon-taon tuwing buwan ng Abril, din nga sa kanilang bayan ng Pinamalayan pinagdiriwang ang makulay na kapiyestahan ng Bahaghari Festival at upang gunitain daw ang kalagahan ng Bahaghari sa kasaysayan dito sa kanilang bayan. At isa nga ito sa pinakainaabangan naming lahat, itong kanilang street dancing competition na nagpapakita ng kanilang kultura, paniniwala, tradisyon at maging ang kanilang mga pangunahing kabuhayan. At dito rin nga sa aktibidad nilang ito ay pinapakita ang pagpapahalaga sa kasaysayan at upang palakasin ang bawat isa na harapin nga ang buhay na mayroong pagkakaisa na katulad ng kulay ng Bahaghari. Alam naman natin na kapag Bahaghari, ito ay sumisimbolo sa pag-asa, panibagong simula pagkatapos ng unos at bagyo. Ika nga ay pinapalalahanan lamang tayo maging sa buhay natin kapag dumanas nga tayo ng pagsubok, problema, unos at bagyo sa buhay natin na palagi nga nating isipin na mayroong pag-asa. At sabi pa nga ni dun sa narinig kong kantay, there's always a rainbow after the rain. Ay, napakasayang ang manood dito, lalo pa at napakagaling ng mga estudyanteng kalahok mula pa sa iba't ibang eskwelahan dito sa kanilang bayan. Naalala ko nga nung panahon na pumapasok pa ako nung elementary at high school ay madalas din talaga akong sumasali ng ganitong competition. Kung dito nga sa kabilang bayan namin na Pinamalayan ay Bahaghari Festival, doon nga sa aming bayan na Socorro ay tinatawag na Pakapya at Tiki Festival ang masaganang ani. Noong panahong estudyante pa nga lamang kami ay kahit mapagod, mahirap at mainit nga ni ang pagpapractice namin ay talaga namang walang kasing saya kapag ganitong panahon na paligsahan sa bayan. At kahit pangakatingkara ng init ay walang kasing sarap sa pakiramdam yung nakikita mong naliligayahan at natutuwa yung mga manonood. Napakarami din talagang dayo dito para manood at talaga namang nakakatuwa at sobrang nakaka-enjoy at sobrang gagaling talaga ng mga nag-perform at napakagaling ka ako ng mga choreographer nito. Habang nanonood nga ni ako diyan na hindi ko talaga mapigilan yung sarili kong hindi mapawaw at talaga namang napakahusay, iisa ang galaw at napakalinis ng kanilang sayaw. At dito nga sa performance na ito ay nagpapakita ng kanilang mga pangunahing hanap buhay katulad na nga lamang ng pagsasaka at pag-aani ng palay. At mula nga sa pagtatanim hanggang sa masaganang ani ay pinapagpasalamat nga namin yan dahil sa biyaya mula sa itaas. Hindi nga lamang dito sa bayan ng Pinamalayan bago sa buong probinsya nga namin dito sa Oriental Mindoro ang pangunahing hanap buhay talaga naming lahat ay ang pagsasaka ng palay. Isang marangal na trabaho na talaga namang may papagmalaki at kung hindi nga din dahil sa mga magsasaka ay wala tayong pagkain ngayon. At bukod pa nga sa pagsasaka ay mayaman din nga ang Pinamalayan sa mga yamang dagat dahil napapaligiran din nga kami ng karagatan. Kaya naman isa rin sa pangunahing kabuhayan na pinagkukunan ng yaman ng mga tao dito ay ang pangingisda at sagana din nga kami sa mga likas na yaman. At bukod pa nga sa mga pangunahing hanap buhay na mayroon kami dito sa aming bayan ay pinapakita rin nga yung mga bagay-bagay na natatangi at may papagmalaki nga dito sa aming bayan. At pati na rin nga mga paniniwala, tradisyon at kinaugali ang ginagawa, lalo pa nga itong Moriones Festival na kalimitang ginagawa tuwing mahal na araw. Ilan lamang ito sa masasayang paggunita ng mga tradisyon, paniniwala na meron sila dito. At bukod pa nga roon sa masasayang pagdiriwang dito rin sa bayan ng Pinamalayan ay napakaraming magagandang pasyalan na nagpapakilala ng tunay na ganda ng inang kalikasan. Kaya naman mga Maui, minsan ay dayo rin nga kay Dini sa amin at hindi lamang talaga kayo mabubusog sa mga gandang tanawin, pati na rin nga sa masasarap na pagkain. Pero bukod nga sa pulong ay sobrang naligayahan talaga ako sa mga performance ngayon ng mga bawat kalahok at talaga namang napakuhusay, napakagaling at talaga namang pinatingkad nyo ang kapistahan ng Bahaghari Festival. And fast forward, eto nga at pagkawin naman namin din sa aming bahay ay talaga namang ramdam na namin ang tingkad ng init ng panahon ngayon. Kaya eto, using Kingship Whole Corn Kernel at Kingship Cream Corn ay gagawa nga tayo ng tamang-tama sa tag-init ang mais kunyelo. Napakatindi naman talaga ng init ng panahon ngayon kaya naman tamang-tama nga lamang yung ganitong samalamig at pamihadong mapapamatid uhaw tayo sa lagay na ari. Bali, simple ingredients nga lamang yung kakailanganin natin sa paggawa nito katulad ng corn, ng yelo at saka ng gatas at optional lamang sa paglalagay nga ng sorbeto sa ibabaw. Simpleng mga sahog nga lamang pero paniguradong mapapa-extraordinary ka sa sarap. Nga pala mga Mari, available na rin nga ang ating mga Mac Asia products sa ating mga leading supermarkets. At ayan, eto na ang ating mais kunyelo na talaga namang tamang-tama sa tag-init. Tsaka tulad nga naming mais lover, craving satisfied ika nga. Talaga namang sobrang sarap, napaka-creamy, lalo pa nga ng mga corn. Kaya naman mga Mari, gawin na rin kayo using Kingship brand. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!